mga sakit na maaaring maging sanhi ng iyong pagkasuwi sa loob lamang ng isang araw. Ano-ano nga ba ang mga sakit na ito at gaano ito kadelikado na pwedeng maging dahilan ng iyong biglaang pagkasuwi? Anong klaseng paghahanda ba ang pwede natin gawin upang ito ay maiwasan? Tara kaibigan at samahan mo ako at ating alamin kung ano-ano ang mga sakit na ito. Dengue fever. Halos 40% ng populasyon ng mundo ang kasalukuyang nasa panganib mula sa dengue fever. Sa loob ng isang araw na ikaw ay makagat ng lamok, ang mga biktima ay makakaranas ng lagnat na hanggang 41 degrees Celsius, pati na rin ang matinding pananakit ng kalamnan at pagdurgo ng ilang parte ng ating katawan. Alam natin na ang virus na ito ay walang agarang gamot. Ang virus na ito ay mabilis na sumisira sa mga platelets ng biktima sa loob lamang ng 24 na oras. Base sa pananaliksik ng mga siyentipiko ay aabot hanggang sa 100,000,000 tao ang nahawaan ng dengue bawat taon. At karamihan nga sa mga lugar na ito ay nasa tropical climate at kasama na dyan ng ating bansa. Sa kasalukuyan ay wala pang gamot para sa sakit pero patuloy pa rin sa pagsasaliksik ang mga eksperto upang makahanap ng mabisang gamot laban sa virus na ito. Ebola virus. Mahigit sa 28,000 sa West Africa ang nahawaan ng Ebola virus mula noong 2014. Sa kasalukuyan ay walang lunas ang sakit na ito at hindi bababa ng 70% sa mga nahawaan ang namamatay. Ang Ebola ay kumakalat sa pamamagitan ng mga likido sa katawan, ngunit kahit na full body clothing at mga quarantine units ay hindi pa din ligtas upang maiwasan ang impeksyong dulot nito. Base sa pag-aaral ay sinisira nito ang white blood cells at pinipigilan ng dugo mula sa pamumuo. Ito ay sanhi ng internal bleeding ng mga biktima kasama na rin ang kanilang mata, tumbong, bibig, tenga at ilong dahil tuluyan nang nasa-shutdown ang mga organs natin. Noong 2014, isang Scottish na nurse ang matagumpay na nagamot matapos siyang tamaan ng sakit sa Sierra Leone. Ngunit, nang sumunod na taon ay matinding pananakit ng buo niyang katawan ang kanyang naranasan dahil ang virus na ito ay hindi pa tuluyang naalis sa kanyang katawan. Bubonic plague. Noong 14th century, pumatay ang bubonic plague ng halos sa 50 milyong katao. Sa huling dekada, higit sa 20,000 ang mga kaso ng salot ang naiulat kabilang ang Amerika. Noong 2015, 4 na tao sa Utah ang namatay mula sa mga nahawaang mga aso. Isang taon na mas maaga, ang Amerikanong si Paul Gaylord ay nawala ang kanyang mga daliri at daliri sa paa pagkatapos siyang makuha ang sakit mula sa kanyang pusa. Ang sakit ay nakukuha sa daluyan ng dugo sa pamamagitan ng kagat ng isang nahawaang pulgas. Ang bakterya ay nagagawang magparami sa loob ng ating katawan na gumagawa ng pamamaga na may kasamang nana at ito ay tinatawag na buboes. Ang mga biktima ay magsusuka ng dugo at makakaranas ng seizure, ngunit ang isa sa pinakamasakit na sintomas ay ang necrosis na sanhi ng pagkabulok ng mga paa habang buhay pa ang pasyente. Kung hindi agad malalapatan ng agarang lunas, ay 60% ng mga nahawaan ay mamamatay, madalas sa parehong araw ng impeksyon. Enterovirus D68. Ang enterovirus D68 ay isang nakamamatay na respiratory virus tulad ng isang polio. Ito ay kumakalat sa laway ng isang taong nahawaan at kahit na sa mga bagay na ating ginagamit tulad ng tuwalya o doorknob. Tinatamaan ng virus ang paghinga ng katawan at mga function nito na nagiging sanhi ng pagkamatay ng mga biktima. Wala pang partikular na lunas ang sakit na ito. At noong 2014, ang US ay nakaranas ng national outbreak ng EVD68.
Ang sakit na ito ay nahawaan ang 671 katao at pumatay sa 5 bata. Kolera. Ang kolera ay isang sakit na nagdudulot ng matinding pagkatuyot, pagsusuka at pagtatae. Target ng bakterya ang ating small intestine na nagiging sanhi ng paulit-ulit na pagdumi. Nangangahulugan ito na ang mga biktima ay nawala ng hanggang sa 1 liter ng fluid sa katawan sa oras ng pagtatae at ito rin ay sanhi ng pagbagsak ng ating timbang. Ang lahat ng ito ay nagre-resulta sa paglapot ng dugo ng tao na nagdudulot ng organ failure. Sa buong mundo, tinatayang umabot ng 5 milyon ang nagdusa mula sa sakit na nakuha mula sa kontaminadong pagkain at tubig. Samantalang 120,000 naman ang namatay taon-taon mula sa sakit sa kabila ng pag-unlad ng mga bakuna at antibiotics. MRSA. Ang MRSA ay isang superbug na lumalaban sa gamot na mabilis na sumisira sa mga blood cells at lung tissue. Ang hindi pa magamot na sakit na ito ay nagmula sa mga Western hospitals kung saan ito ay lumalaban sa mga antibiotics. Nagagawang makapasok ng bakterya sa mga sugat lalo na sa mga taong inooperahan. Sa ngayon, 70,000 ang nagkakaroon ng sakit na ito taon-taon. Kapag ito ay nasa daluyan ng dugo, ang bakterya ay naglalakbay sa respiratory system at nagsisimulang sirain ng baga ng mga apektadong individual. Sa loob ng 24 na oras, ang isang gangrenous form ng pneumonia ay mararanasan ng mga biktima at magiging sanhi ng organ failure. Cerebrovascular disease. Ang cerebrovascular disease ay pumuputol sa oksigen at mahalagang nutrisyon sa ating katawan. Tinatayang nasa 6 na milyong katao bawat taon ang namamatay sa sakit na ito at 5 milyon naman ang may permanenteng kapansanan. Kung ito ay hindi agad malulunasan sa loob ng 3 hanggang 6 na oras, ang isang atake nito ay sadyang nakamamatay. Sa tuwing makakaranas ng stroke, ang mga cells sa utak ay namamatay sa loob lamang ng ilang minuto na nagdudulot ng agarang pamamanhid sa mukha at mga labi pati na rin ang pagkahilo. At ang nakaligtas ay madalas na nabubulag at hindi makapagsalita. Ang isang namungdugo ay maaaring maging sanhi ng lock-in syndrome at nagiging dahilan nga ito upang ang mga pasyente ay makaranas ng head-to-toe paralysis. Chagas disease. Isa itong parasitic infection dulot ng isang blood-sucking bug. Laganap sa buong Amerika ang sakit na ito kung saan ay kinakagat ng insekto ang kanyang mga biktima sa paligid ng bibig habang natutulog. Ito ay nagpapadala ng isang nakamamatay na parasite sa kanyang daluyan ng dugo. Kapag nasa loob na ang parasite na ito ay dumidiretso sa puso at nagsisimulang sirain ang cardiovascular system ng katawan. Walang kamalay-malay ang biktima nito na sila ay nasa panganib dahil sa simpleng impeksyon dulot nito. Umaabot sa 50,000 na bilang ng tao bawat taon ay sumasailalim sa biglang pagkamatay dahil na nga sa paghina ng kanilang puso. Sanhi na din upang tumigil ang kanilang pulso, ang pagkamatay ay nangyayari lamang sa loob ng ilang minuto kung ang biktima ay hindi agad makakatanggap ng agarang lunas. Meningococcal disease. Ang sakit na meningococcal ay ang pinakakaraniwang sanhi ng bakteriyang meningitis. Tinatayang nasa 1.2 milyon bawat taon sa buong mundo ang nahawaan ng nakamamatay na bakterya. Napupunta ito sa daluyan ng dugo at inaatake ang utak. At sa loob ng 24 na oras, ang mga biktima ng sakit ay nakakaranas ng pananakit ng ulo at pamamantal. Ang utak ay mamamaga at ang mga lason sa bakterya ay humahalo sa mga daluyan ng dugo papunta sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kung walang agarang lunas o antibiotic, napupuno ng fluid ang ating baga at ang sepsis nga ang nagiging sanhi ng gangrene sa buong katawan.
20% ng mga nakaligtas ay tuluyan ang nagkakaroon ng brain damage, pagkabingi at pagkaputol ng mga paa at kamay. Necrotizing fasciitis. Ang necrotizing fasciitis ay isang uri ng impeksyon o bakterya na umaatake sa tissue ng ating katawan. Kadalasang nangyayari ang impeksyon sa mga pasyente sa ospital na may bukas na sugat, ngunit maari pang makahawa sa mga tao na may maliliit na hiwa sa katawan. Kapag nasa sugat na ang bakterya ay naglalabas ng mga laso na nabubulok sa tissue. Tinatayang nasa 1,500 ang bilang ng mga tao ang nagkakaroon ng sakit na ito taon-taon. Karamihan ng mga kaso nito ay ang pagputol ng paa ang tanging solusyon upang mapahinto ang pagkalat ng bakterya. Ngunit kahit na sa paggamot ng antibiotic, ang isa sa 3 pasyente nito ay namamatay. Noong 2007, ang economist na si David Walton ay namatay dahil ang bag na kumakain ng laman ay sumira sa kanyang katawan sa loob lamang ng 24 na oras. At sinasabi nga na siya ay hindi nakitaan o mga palatandaan ng anumang uri ng sugat, ngunit ito ay nagreklamo na lamang dahil siya ay nakaramdam ng matinding pananakit ng sikmura bago ang gabing iyon. Sadyang napakaraming sakit ang tumatama sa isang individual kada taon. Pero ang lahat ng ito ay maaaring maiwasan sa pamamagitan ng sapat na paghahanda at pagkain ng masusustansyang pagkain. Samahan mo na din ng tamang ehersisyo upang manatiling malusog at malakas ang ating pangangatawan. Sana kaibigan ay nagustuhan mo ang ating munding video. Hanggang sa muli!